welcome back to my channel. Ang gagawin natin today ay magkakating tayo ng mga cactus kasi mga taas-taas na nila. Tapos hindi sila nagkakaanak dahil tumataas lang sila ng tumataas. At saka igagraft na din natin sila para malaman ninyo kung paano sila padamihin ang mga cactus. So, ngayon, nakilala ko muna yung mga may nakilala ko na cactus, pero kunti lang ang nakilala ko dito. Tulad nito, si Variegated Fairy Castle. Ito yung ina niya. Ang liit-liit ng ina niya. So, ang kailangan nito, igagraft siya para ito yung anak niya. Marami na sila at saka malaki-laki na ito, ang liit-liit ng mother nila. So, ganito ang gagawin natin. Itong mga mahahaba na, ikakat natin para magkabibi sila dito sa baba. So, ngayon, ito, marami siyang baby. Hindi ito siya kailangan na ikakat dahil palagi itong nagbigay ng baby. Marami siyang mga baby, oh. Ito si Green Gymno. Ito naman, ito, si Moon Cactus na pink. Ginagraft ko siya mga 2 months pa lang. Tingnan niyo yung mga baby niya. Marami siyang baby dahil nakakuha siya ng lakas dito sa kanyang pinapatungan yung dragon fruits. So, kayo, kung mayroon kayong mga cactus na ayaw magbigay ng baby, igagraft nyo lang para magkabibi sila tulad nito. Tingnan nyo to. Marami siyang baby kahit maliit pa siya, marami na siyang baby kasi nakakuha siya ng lakas dito sa pinapatungan niya na dragon fruit. So ngayon, magsimula na tayo magkakat. Baba muna natin tong iba para tingnan niyo yung mga iba, yung ganito. Hindi na natin siya ikakat dahil marami na siya. Pwede natin to para lumaki yung mga baby niya. Igagraft natin siya para lumaki siya. At magkaroon ng bulaklak. Mabawa natin yung iba kasi maliit lang yung table natin. Ito yung unahin natin. Itong iba guys, hindi ko pa kilala sila. So, susunod ito, si Domino. Ito sila guys, 2 years na mahigit. Wala pang baby, hindi ko sabibigyan ng baby. Ito, hindi siya masyado nakita ng init. So, ganito yung nangyari sa kanya. Dapat siya dilog. Mahaba siya dahil ang nilagyan ko sa kanila, hindi siya madirekta sa araw. Mga 7 to 9 o'clock lang ang araw na makuha niya. So, ganito yung nangyari sa kanya. Hindi siya bilog. So, hindi ito siya, ganito siya nga forma. Saka ito, si Domino. Time space, kasi dito na lang. Sisiksika na sila.
So guys, ang gagamitin natin na pang cuttings, pwede kutselyo, pwede pot, pwede rin blade. Yung mga tatalis na blade. Para pag-cut natin, dire-diretso lang. Sorry, ito ang unahin natin. Okay na. Ito yung uunahin natin para hindi na natin lagyan ng stick. Kasi oh, tingnan niyo yung kalagayan niya. Hindi mabuti. Ang bigat-bigat ng dulo niya. So, ito muna yung gagamitin natin. Malinis na kutsilyo. Ikakat natin dito. Tapos natin i-cut siya, guys. Lagyan natin ng cinnamon. Ang cinnamon, guys. Ano ba yung cinnamon? Ang cinnamon, guys. Ito ang ilagay natin sa pinuto natin na kaktos para hindi siya lapitan ng mga langgam o mga insekto para mabilis din siyang mag-dry. Hindi siya mabulok. So, ito yung ating gagamitin, cinnamon. Ilagay natin sa kinakata natin. Para hindi siya mag-bulok. Pwede lang, ganyan lang siya, oh. Tapos, hindi natin ilagay sa direkta ng araw. Sa bright shaded area lang natin sila ilagay kapag ganito na siya, nakakat na. So, ito, pwede natin to siyang i-graph. Pwede rin natin siyang itabi lang muna dyan sa kilid niya. Lagyan din natin ng cinnamon ito para hindi siya makain ang langgam o mga insekto na dumadapo sa kanila. Yun lang. Tapos, itatabi natin. So, sa gusto mag update or ano yun, mag kung iilan ang baby nila sa next natin na vlog, papakita ko sila kung ano kadami ang binigay nila na baby. So, ito naman. Yun, oh. Healthy-healthy niya. So, lagyan natin ng cinnamon. Yun, itabi lang natin. Tagal-tagal ito. Gusto ko magka-baby na sila kasi gusto kong lumadami sila para marami akong ganito na cactus. Dito natin siya i-cut para healthy-healthy ni Domino. So, lagyan natin ng cinnamon. Same procedure sa nauna. I-update ko kayo, guys, pag
nagkaroon na to ng baby o ilang buwan ba siya magkaroon ng baby. So, kung gusto niyo maka-update ng aking kinakatings na mga cactus at ginagraf, click nyo lang ang bell button, subscribe button at bell button para pag mayroon akong i-upload na bago, makaka-update din kayo. So ngayon, tapos na tayong mayroon pang isa. Tusok na ako ng puno. Matinik na ako. Mayroon pa isa. Siya. Mayroon akong gloves. Ano yung gloves ko? Cinnamon guys, pwede natin itong ilagay sa tubig. Isang litrong tubig, dalawang kutsara na cinnamon. Pwede na rin natin itong i-spray sa ating mga cactus para pang-alis ng mga insekto. Yung mga mini bugs, lily bugs, mga ano yun. Yung may mga puti-puti sa gilid. Ito siya, igagraft ko tong isa. Hindi ko siya lagyan ng cinnamon para igagraft ko to. So ngayon, magagraft na tayo. Kunin natin tong baby ni Rubra. Ito kasi si Rubra, madamot siya ng baby din niya. Madamot siya. Ang baby niya, ito, maliit pa siya. Maliit pa, may sumusunod. So ngayon, ito yung kukunin natin. Ganyan ang pagkuha ng anak niya. Dahan-dahan kasi matinik siya guys, wala tayong gloves. So, kailangan tayo gumamit tayo ng gloves para hindi tayo maano ng tinik. Wala niya ng tinik ng mga babay ko. Ito yung baby Rubra. Pink ang kulay niya pag maliit pa siya. So pag lumalaki na siya, lumalabas na yung kulay niya na para siyang maroon. Parang maroon or so dark maroon. So dito natin siya igagraft sa dito natin siya i-graft. So, ikakat natin ang dulo ng dragon fruit. Ganyan ang gilid. Kunin natin sa gilid para mawala yung tinik. Tapos guys, ikakat natin dito sa
sa ano niya, pinakapuno, sa pinakapuno niya, kailangan makikita na yung sa gitna, yung parang bituka nila para kailangan yung mga bituka nila magkalugtong para hindi siya mamatay, hindi mamatay yung pinapatong natin na nabibinakaktos. Yun, lagyan natin ng scotch tape. Yung iba, ang nilagay nila, yung kung mag-grab sila, lagyan nila ng, talian nila ng rubber band, yung elastiko. Pero ako, yung nakasanayan ko, scotch tape. Dahan-dahan lang para hindi siya maalis sa kaniyang pinapatungan. Check kung hindi ba siya na-discharge sa kaniyang pinapatungan kasi kailangan din nagkadugtong yung mga parang bituka ba yun? Tsaka dito sa bandang gilid din, lagyan natin ng scotch tape para di siya nakanggal. Saka pagkatapos natin ito sila i-grab, bright shaded area rin ang lalagyan natin sa kanila para hindi siya masusunog. Hindi siya masusunog sa araw. So ngayon, maghanap tayo ng dragon foot na malaki para grapan natin ng bago natin kinakat na cactus. Tingnan natin ito kung pwede ba ito siya. Kailangan straight yung pagka-cut natin para paglagay natin doon sa ginagrapan nila hindi magtagilid yung ginagrap natin na cactus. Tingnan nyo to guys, ito yung sinasabi ko na parang dito kanila yung sa gitna, ito siya, ito ang ipapatong natin dito sa dragon fruit, kita natin para maklaro siya. Dito kailangan magkadugtong sila, ito at saka cutting ng dito sa cactus niya. Kailangan magkadugtong sila para mabubuhay siya.
ngayon, lagyan natin ng cinnamon ang gilid. Sa gilid lang kasi, hindi siya magkasya dito kasi maliit siya. So, hanggang dito lang yung dragon fruit. So, ang gilid, lagyan natin ng cinnamon para hindi kapitan ng langgam. Tingnan nyo guys, ganyan ang paglagay ng mga malaki na cactus kung gusto nyo sila i-grab. So, ito, lagay na natin. Kailangan nagkadugto ang kanilang mga yun. Dandahan para din siya ma scotch tape. Dandahan lang kasi ang haba ng mga tinik niya. Hindi nakadikit yung scotch tape. Balik natin siya. Sapat na lang natin ito idikit kasi mahirap siya idikit dito sa kanyang dragon fruit. Iksin na pagkaputol.
grabe-grabe-grabe nito ng malaki. Ngayon pa ako nagpa-try ng malaking cactus na ginagrab. So, ito. Try ko lang to kung mag-success ba ito. Yun. Dalawa na. Ito siya. So, next. Ito. Tingnan nyo yung mga baby. Next, guys. Ito. Kukuha tayo ng baby niya na pwede na lang i-graft. So, mayroon akong nakita dito. Isa. Ito. Pulin natin to. Handahan lang siya pagtanggal kasi ang dami niyang mga kapatid sa gilid niya, baka makatanggal. Ayan. Naku. Nasira siya. Guilty of mom. Hindi na to pwede kasi nahati siya. Sayang. Tabi na lang natin to para magka-roots ito. Hindi na natin siya i-graft kasi nahati siya, guys. Tingnan nyo, oh. Sayang naman ito. Tabi na lang muna natin ito. Hindi na natin siya i-graft kasi hindi pa siya pwede. Hindi na muna tayo kukuha dito kasi sayang na siya. Yung iba na lang yung kuha natin. Ito, kuha natin isa. Ang dami siyang mga anak. Kuha natin isa. Dahan-dahan lang kasi baka mga gaya nung una. Ay, pakungkong! Success! Isa lang muna kasi hindi pa pwede yung iba. So, ito, dito natin siya i-graft. Sige mo itong gamitin. Same procedure, cutting, yun, dandahan, sisiguraduhin natin na yung ginagamit natin na blade ay makalis. Tingnan nyo, guys, klaro-klaro yung nasa gitna niya. Ito. So, idikit natin sila. Parang kulang. Hindi siya flat. Kukuha na natin dito sa kunti dito sa gilid. Para hindi sila magkatugma. Yun. Ito isa. Hindi siya straight. Oh. Maaari na to. Madaling
madali lang guys, mag-graph tayo. Pero ako, nung una, nahihirapan ako kasi first timer pa ako. Ito ngayon, parang master na yata. Dito muna kayo para kikita tayo. Next, itong pink, hindi pa siya pwede kasi maliliit pa sila. So, dyan muna kayo. Ito, wow, I'm happy dito guys. So, kasi marami na sila. Ito, ito ang pony natin, yung malaki, para i-grab natin sila. Dandahan, baka matanggal yung mother nila. Oh, dandahan lang. Yeah, tingnan mo. Tingnan nyo guys. Pwede rin dalawa ang i- graph natin kasi malaki-laki na itong isa. So, okay. Pwede natin para dalawa sila. Tandahan kasi mayroon siya kasamang maliit. Ganyan guys. So, dalawa ang nakuha natin dito. Dito ko muna. So, ito ang ating graban sa kanya. Guys. So, dikit natin. Parang kulang cuttings. Thank you.
ayaw niya magbitik. Unan pa natin siya ng kunti para mabalance yung cuttings. Hindi siya balance kasi. Kailangan nakabalance yung cuttings nila para pagdikit nila sakto, hindi siya gumagalaw. Kasi ang kaktos mayroon siyang mayroon siyang katas na parang laway. Siya, kapatong siya dito. Dati yung ginagraph ko. So, na ano siya, natanggal siya dito. Mayroon na siyang roots, oh. Ibalik ko siya dito para lumaki siya.
next guys, ito naman ang ating i-graph ang si variegated Perry Castle. Ito, mahirap to lagyan ng scotch tape kasi maraming mga maliliit dito. So, maghanap tayo ng walang bibi masyado. Marami naman. Maraming bibi. Matanggal siya pag lagay ng scotch tape. So, dito tayo kukuha sa mga malalaki na. Hanap tayo kung saan tayo kukuha. Ito. Ito. Kunin natin ito. Putulin natin. Putulin natin. Ito, putulin natin. Ganito siya kahaba. Kakat natin ang straight. Wala kang makita na parang bituka sa gitna niya. So, ikaw lang ang magtansya na makadikit siya dito sa kanyang bituka dito sa dragon fruit. Mabubuhay ito kahit wala siyang parang bilog dito na parang yung parang bituka niya. So, kakat na natin itong dragon fruit. Kakat natin dito. Na, dikit natin si Perry Castle. Perry Castle. Dahan-dahan kasi ang hirap nito dikitan kasi maliit siya at mahahaba konti. Dahan-dahan lang para makadikit siya. Pwede rin isang dikit lang tapos dito sa gilid dikitan siya para hindi matanggal yung scotch tape. Pwede, isa lang ganyan. Tapos, dito na yun. Paipot din dito sa baba. So, ito na. Mayroon na tayong 5 nag-grab. Mayroon pa palang isang cactus na bilog. Thank you.
lagyan natin siya ng sketch tape. Dahan-dahan. Okay. Yun. Ilan na? Anim. Pababa. O, dito. Ang ganda-ganda niya, o. Marami siyang mga babies. Next up. Sa next video, ituturo ko sa inyo kung paano ito ilipat or i-grab or i-grab ilipat sa mga pot. Wala pa lang akong nabiling pot ngayon kasi hindi pa ako nakapunta sa bilihan ng pot. So ngayon, mag-graft na lang. Focus na lang ako sa pag-grafting. Yung mga babies, hintay-hintay lang kayo dyan. Thank you.
Kuha tayo ng isa dito at i-grab. Ikot-ikot. Pwede rin na mag-graph tayo ng dragon foot kahit na hindi pa natin sila itanim sa lupa. Okay lang sa kanila kahit hindi pa sila nakatanim ng lupa. Ito sila, oh. Dami kong sa isang pot. Lima ang nakatanim. Kasi naubusan ako ng pot. Okay, ipat lang natin pag meron na tayong pot. Ngayon, dito lang sila. Magsisiksika lang sila sa isang pot. Hindi lang naman sa kanila kasi hindi naman ito sila mga ma-arty yung mga dragon fruit. Kahit nagsisiksikan sila, hindi lang sa kanila. Kapag ganito ang dragon fruit na mayroon siyang baby dito, tanggalin to dahil yung nakagraft dito ayaw niyang lumaki. Hindi siya lumaki pag mayroong baby ng dragon fruit. So, ito, tanggalin natin to. Para ang nakagrap na cactus mabilis siyang lumaki.
siga sa manito. Kasi ano na to? Matanda na to. Hindi natin ito isama kasi matigas. Matigas na yung ano niya. Hindi natin ito isama kasi matigas na ayaw na dumikit yung igagrab sa kanya. Sayang lang. So, ito, ang igagrap natin dito ay ito na lang. Tuwa tayo dito. Ang liit. Kaya ito, naputol siya, try lang naman natin ito. Lambot-lambot kasi nito na kampus. Natuloy na. Naputol siya. Try lang natin ito i-grab. Baka makasurvive pa yan. Sorry, apa kah? Nggak apa aja. Oh, wala story ya? Wala lang, wala na kong story. Isang sounds na lang, isang sounds na lang. Sudah tanggal.
pwede pag pag lang. Ito, igagrap na lang natin itong Christmas cactus. Igagrap natin siya dito. Para mapakinabangan pa itong matanda na ito. Ito si Christmas cactus. Pwede natin ito siya igrap dito sa dragon fruit. So, ang gawin natin guys, hihiwain natin ang yung gitna. Na kasi nito. So, ito, babalatan natin yung gilid. Tingnan yung mabuti na yung tawag dito, yung kahoy sa inanim, huwag natin kunin. Balatan lang natin siya. Ay yung buto niya sa inanim ang iiwan natin. Dandahan kasi baka maputol yung buto sa ilalim. Hindi na natin pwede mag-wrap. Dahan-dahan na tayo pagbabalat ng Christmas cactus. Kailangan makikita na yung buto niya sa gitna para sidikit din natin dito sa ilalim, sa buto dito sa ilalim, yung parang bituka nila para mabuhay ang ating Christmas cactus. Ay kasi liit ng buto nito. So, parang hindi pa nakita. Baka naputo. Ito.
So, katapos nito, ilagay natin dito sa ating hiniwa na dragon fruit. Dandan, baka mabalik. Baka maputol. Dandahan lang pag pagsiksik, pagsiksik sa kanyang dragon fruit. Ayun. Chilyo gagamitin natin para malaki ang madaanan ito. Putulin na lang natin ito kasi naputol yung puto sa ilalim. Dito na naman tayo mag magbabala tayo dito. Putol yung buto niya kasi ang liit-liit ng buto niya. Hirap mag-grab ng Christmas cactus.